sakaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sakaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at mapakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain rin. Mga kapatid kay Kristo, muli tayo po ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan sa pagsamba sa iyo ng may panatag sa kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa, nakakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iya'y nakalaan sa inyo doon sa langit. Sapagkat sumampalataya kayo'y iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag ang katapusan ng mga panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit pa kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y iniibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y naguumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat
inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pangako ng poon nati, lagi nating gunitain. Pangako ng poon nati, lagi nating gunitain. Buong puso siyang pasalamatan aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang, napakadakila ng gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Pangako ng poon nati, lagi nating gunitain. Sa may pagkatakot, pagkaisagana, pangako ng poon na hindi nasisira, ipadama niya sa mga hinirang ang kapangyarihan niyang tinataglay nang ibigay niya sa lupa ng dayuhan. Pangako ng poon nati, lagi nating gunitain. Kaligtas ay dulot sa mga hinirang, may ipinangakong walang hanggang tipan, banal at dakila ang kanyang pangalan, at pupurihin pa magpakailanman. Pangako ng poon nati, lagi nating gunitain. Tumayo po ang lahat. Kristo ay naging dugo upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti, kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang mandadaya, igalang mo ang iyong ama't ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat ng iyay tinutupad ko mula ng aking pagkabata." Magiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tinignan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kaniyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mga mayayaman sa pinaghaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't siya'y nagtanong, "Kung gayoy sino ang maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos."
magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo, ang ating pong ebanghelyo para sa araw na ito ay nagtuturo sa atin kung ano nga ba ang talagang mahalaga sa buhay. Subalit kung tatanungin po kayo, ano po ba ang pinakamahalaga ngayon sa inyong buhay? Ano po yung nagbibigay kahulugan at katuturan sa inyong mga pang-araw-araw na gawain? Ito yung tanong na susubukan nating sagutin habang pinagninilayan natin ang ating ebanghelyo sa araw na ito. Kung babalikan po natin ang mabuting balita, may isang lalaking nagtanong kay Jesus Nazareno. At ang tanong niya, Guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? At ano ang unang tugon ni Jesus Nazareno? Ang sabi niya dito, alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang mandaraya at igalang mo ang iyong mga ama at ina. At ano ang sagot ng lalaki? Sinabi niya, lahat po yan, tinutupad ko mula nung ako'y pagkabata. Ibig sabihin, ang lalaking ito, lubos-lubos ang paggalang sa 10 utos ng Diyos. Subalit, lubhang magaling si Jesus at alam niya kung ano ang kakulangan ng lalaking ito. Kaya't kanyang sinabi, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian, ipamigay sa mga dukha at mga pinagbilhan, at magkakaroon ka ng tunay na yaman sa kalangitan. Pagkatapos, bumalik ka sa akin at sumunod. Anong nangyari pagkatapos noon? Yung lalaki nang lumo at namanglaw. Bakit? Dahil maaaring napakalaki ng kaniyang kayamanan. Anong ibig sabihin? Bagamat sinusunod niya ang kalooban ng Diyos, malaking bahagi sa buhay niya, pagmamahal sa kayamanan at kapangyarihan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, hindi po ba't ito naman talaga ang kahulugan ng ating buhay? Ang sinabi ni Jesus Nazareno, ang makasama at makapiling ang Diyos para sa buhay na inilaan niya sa atin. Ang buhay na walang hanggan. Lagi ko po itong ibinabahagi sa inyo. Ang buhay na mayroon tayo ngayon ay ang buhay na panandalian lamang. At ang buhay na mayroon tayo ay ang buhay natin ngayon sa lupa. Ngunit darating ang isang tunay na buhay, ang buhay sa langit, ang buhay na kapiling ang Diyos, ang buhay na wala na tayong kakailanganin pa, sapagkat tayo ay mapapabilang sa buhay mismo ng ating Diyos. Kaya naman lagi nating tatandaan, kahit anong pagsusumikap natin, kahit anong tagumpay
mayroon tayo. Anumang ginto o kayamanan ang itinatago natin, ang lahat ng ito'y walang silbi. Ang lahat ng ito, walang kahulugan kung wala naman tayong Diyos sa ating puso at buhay. Hindi ko po sinasabing masama ang mga material na bagay. Sa katunayan, ang mga pagkain, bahay, sasakyan, kagamitan, mahalaga ito dahil ito ay ating pangunahing pangangailangan sa araw-araw. Ngunit sa paanong panaan nagiging masama ang mga ito? Kung itinuturing natin ang mga ito na pinakamahalagang kayamanan sa ating buhay, na animoy kung wala ang mga ito, para bang wala na rin silbi ang ating buhay. Kung ang mga ito ang nagiging labis-labis at dinadala tayo ng mga kayamanang ito upang maging makasarili at upang maging gahaman. Sa mga puntong iyon at pagkakataong iyon, ang mga kayamanang ito ang nagpapatakbo na sa ating buhay. Magbigay ako ng isang konkretong halimbawa. Noong panahon ng pandemya, nauso yung tinatawag na hoarding, yung sobra-sobrang pamimili kahit hindi naman kailangan, samantalang ang iba nauubusan. Noong panahon ng pandemya, maraming mga tao bumibili ng labis-labis dahil sa takot at ang nais masalba sarili lamang nilang pamilya. Sa pamamagitan nito, hindi nila nabibigyan ng pagkakataon ang mga mahihirap at kapuspalad na magkaroon din ng nararapat para sa kanila. Kapag ginagamit natin ang kapangyarihan para abusuhin ang karapatan ng ibang tao, kung hindi na tayo makatulog sa gabi dahil sa takot mawala ang ating mga kayamanan, kung ang propesyon at ang mga narating natin sa buhay ang nagiging sanhi ng ating kayabangan at pamamaraan upang tapakan ang ibang tao. Sa ganitong paraan, ang kayamanan, kapangyarihan at katanyagan ay dinadala na tayo sa pagiging makasarili at taliwas na ito sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi po nating isa sa isip at tatandaan, isa lamang ang tunay na mahalaga. Isa lamang ang tunay na kayamanang hindi mauubos. Isa lamang ang kayamanang pangmatagalan. At yan, walang iba kundi ang Diyos. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin po tayo sa ating Diyos Ama para sa katatagan na mapaglabanan natin ang mga tukso ng kayamanan at kasiguraduhan. Sa bawat panalangin ang itutugon, Ama, mapasaamin nawa ang kaharian mo. Ama, mapasaamin nawa ang kaharian mo. Ang simbahan naway patuloy na magbigay ng kalinga at suporta sa mga napabayaan at mga naghihirap ng ating lipunan, manalangin tayo. Ama, mapasaamin nawa ang kaharian mo. Ang mga tinawag na tagasunod ni Kristo, naway kanila mapagtanto na mas mahalaga sa buhay ang pagkalinga sa iba at pangangalaga sa mga kapuspalad kaysa sa sarili, manalangin tayo. Ama, mapasaamin nawa ang kaharian mo. Ang lahat ng tao naway matagpuan ang karunungan, naunahin ang paghahanap sa kaharian ng Diyos at
at ialay ang kanilang buhay sa paglilingkod sa Panginoon, manalangin tayo. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang mga may sakit, naway mabigyan kasiyahan at kalakasan, at ang mga yumaon nating kamag-anak at kaibigan, naway makasalo sa kasiyahan ng tagumpay ni Kristo sa kaharian ng langit, manalangin tayo. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Isama din po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at katiboto natin na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, gayon din ang mga kapamilya nating nagugutom at walang makain, mga taong nahihirapan at nagiikahos sa buhay. Ingatan at patnubayan nawa sila ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Makalangit na Ama, bigyan mo kami ng kalakasan ng loob na mamuhay sa karukhaan, sa Espiritu at sumunod sa halimbawa ni Kristo na naging dukha upang kami ay umunlad. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Aming alay sa iyo, Panginoon, ang dinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog,
hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala.
Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior. My Lord, I will proclaim that you are my God, the God of mercy and the giver of submit my life to you, to serve you with all of my heart. You are my hope and my strength. Guide me and embrace me with your love. You gave your life to serve me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. Jesus, my Savior, my Lord. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinapaalalahanan ang mga bumili ng Nazareno medalyon na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat maaari itong magdulot ng sakit. Mag-iba yung ingat at ilayo ito sa mga bata
upang makaiwas sa maling paggamit nito. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inalangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin.